What's up, Nina? And meron tayo ulit kalaban sa 1-1 series. At siya ay... Guys, pakita ko na lang yung picture na to. Nung nakita ko tong picture na sinin niyo sa akin, medyo ano ko eh. Na-amaze ako kasi parang... Tingnan niyo kung gaano karami medal ang nasa leg niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mga 8. Mga 8 yung nasa ganito niya. Tapos meron pa siyang malaking trophy sa kaliwat kanan. Mga medal, ano yun eh. MVP, Mythical 5. Tapos yun dito, feeling ko mga champion yun. Kaso, ang problema natin, hindi ko natanong kung saan siya naglalaro. Kasi na-amaze na ako sa mga medals tsaka ng mga trophies niya. Tingnan natin. Anong nag-chat kasi sa akin, yung tatay niya. Grabe no, umabot na sa ganung age yung... Ilang taon ko? Yung tatay niya? Hindi, yung halaban niya. Tatay niya. Ba't natin kailangan? Ganun ako mamili ng kalaban eh. Interesting na tao. Kahit nga walang school, walang kahit na ano, basta meron something na kakaiba sa kanila. Kaya sobrang laki, sobrang pogi. Basta mga ganun, kailangan ko ng mga something unique. Kanyari, tatay mo, PBA, ganun. Diba? Sai, paano bumili siya yung first step mo at ano yung mga workouts mo? Eto, bago yun, advice ko muna sa inyo. Bago ka kayo mag-practice na isang bagay, alamin nyo muna sa sarili nyo kung ano yung strength nyo. Kung mabagal kayo na player, tapos magpa-practice ka ng pampabilis, okay naman, pero hindi kayo masyadong mag-excel dun. Pag magpa-practice kayo na isang bagay, alamin nyo muna yung strength nyo at yun yung nung kayo mag-focus. Kunyari, sobrang shooter kayo. Nung ka mag-focus, kailangan mag-practice shooting kasi dun ka malakas eh. Hindi mo pwedeng practice yung may... Kailangan mag-practice yung may... kung saan mahina. Pero pampaano lang, balance. Ang sa alam sa sarili ko, alam ko na yun yung strength ko, yung bilis. Kaya, yun din yung inaensayo ko para doon ako mag-excel, mabilis. Kasi nga, maliit ako, kailangan maging mabilis. Pero meron din mga player na mabagal. Pero, yung iba naman, magaling gumamit ng screen. Basta may mga something na dapat namin na-master. Pero, kung ang tanong nyo kung paano bumilis, kung anong training ko, mag-workout kayo ng legs. At hindi rin pwede mag-puro legs lang na workout kasi lalakas yung legs nyo, pero kailangan nyo din gamitin. So yun, yun na yung ginagawa ko. At yung galaw mo, paulit-ulit mo rin gagawin. Kung ano yung galaw mo na makakonect sa first step mo, paulit-ulit mo siyang gagawin at pag-aralan mo kung paano naging effective, kung kailan mo gagawin, yung mga ganun. Pagod ako talaga. Ito ang sinabi. Pero yun, ang gusto lang talaga sabihin is, mag-focus kayo kung saan kayo malakas. Hanapin nyo yung kung saan kayo malakas at yun yung i-workout nyo. Kasi yun yung weapon mo eh. Doon ka malakas eh. Doon mo siya labanan. Huwag nyo labanan yung mabilis sa bilis. Kasi mabilis siya eh. Tapos ikaw, kung malaki ka, tapos mabigat. Hindi ka mabilis, pero mabigat ka. So, kailangan mo, pwede mo gamitin yung bigat mo, di ba? As strength. So yun. Yun lang. Ano ba sinabi, no? At sana natulong ako. And guys, kung meron din kayong mga questions or kailangan nyo ng advice, guys, comment na lang sa baba. Para sagutin ko sa next vlog. Tara! Let's go! Nandito na yung kalaban natin. Kailala ko. Ako nga pala si Harvey Gabini. Saan? Hindi ko pala natanong sa'yo. Saan nga pala naglalaro? Naglaro sa former school sa Dr. Carlos Lantic College. Saan yan? Sa may Quezon City. Ah, Quezon City. So, ano ba? Ganyan ka na? Ganyan. Parang sobrang grabe yung... Ang tayo yung... Okay,
Buti hindi siya nag-init. Pero pili ko mataas ano na ito, career record sa mga laro. Kasi score yung galaw. Hindi naman. Ilan? Pag ito mataas ah. 52. Pero nice game. Salamat din sa kanila. Mag-bisita. Is your club, sir? First time ko. Matagap na ganda. Grabe din niyo po. Ngayon guys, nakabalikan tayo dito sa bahay. And thank you sa family niya, binigyan tayo ng pagkain. And kung meron man siyang kailangan improve para sa akin, siyempre makapanood niya ito eh. Yung atake naman. Ang mangyayari kasi, pag deadly ka sa labas, ma-open up yung atake mo. So, kailangan mo din ipakita sa kalaban or kunyari, nag-ipag 5-on-5 ka. Kahit yung drive and kick out, mahalaga yung mga ganun. Para, yung kalaban mo, dalawa isipin, yung atake mo, pati yung tira mo. So, mas madali ka makatira kaysa kanina. Lahat ng tira niya ito, halos lahat 3 points eh. Kaya nakukontest ko rin minsan kasi alam kong yun yung gagawin. Pero kung matake siya talaga, may lang ako dumikit or tumalis ng 3 points kasi may atake. So, kailangan niya ngayon siguro is yung atake. Practice niya yung simple atake. Tapos, yun, pagsamahin niya yung dalawa para maging effective. Yun lang guys, thank you for watching and kita-kita tayo sa next video. Sayonara.